show me, make me wish, make me more. Hyper over the top. Hello, ulit sa lahat ng mga ka-chippy natin all over the world. Pati na rin sa mga kumuli din na nakatutok sa atin ngayon. Present na nga pong muli ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho para magpasabog ng tuwa, chika, performances, at syempre, more papremyo. Dito lang yan sa paborito at nag-iisang 2 shows in 1 ng bayan. Ito ang SPPM Showbiz Play Pamore! Yarn! Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-jeepney natin na nakatutok sa atin na handang-handa na nga pong manalo ng limpak-limpak na mga papremyo. When we say limpak-limpak na papremyo, napakadami po talaga natin ipamimigay. Mamaya, dapat po kayong makinig mabuti dahil sa bawat rounds na gagawin natin dito sa ating programa, may kalakip nga po yan na cash prizes. And of course, meron po kayong chance na manalo ng 15,000 pesos! At gusto rin natin i-congratulate ang ating first ever Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz! Congrats, Heidelin! Saludo kami sa iyo at maraming salamat. Sa unang pagkakataon nga po, since 1932 Olympics, mag-uwi ang Pilipinas ng multiple medals. Let's pray for our other athletes na nakikipaglaban pa rin sa ngayon. Good luck sa inyo dyan, guys. Ang dali nung guys. Alam mo, mga tropa ko lang sila sa guys, di ba? Pero eto, mag-recap muna tayo. Last Monday, kinilampag tayo ng kakulitan ng ating celebrity guest na si Maymay Entrata. Salamat sa pag-join sa amin, Maymay. At syempre, kahit na medyo masama nga ang iyong pakiramdam, eh inilaban mo pa rin ang paghahatid ng good vibes at ng inspiration sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Get well soon. Sana okay na ang pakiramdam mo ngayon. Kumonte naman ang excitement sa final round ng ating show quiz pa more segment dahil nga sa sobrang galing ng dalawang finalist, umabot tayo sa tiebreaker round. Sina Mikayla Denise Luanzon ng Cavite at si Marian Burigas ng Taguig dahil naubos na nga po nila ang mga questions during the tiebreaker round. For the first time ever, napag-desisyonan nga po na hatian na lang o maghati na lamang sila sa 15,000 pesos grand prize. Kaya naman nag-uwi sila Mikayla at si Marian ng tig 7,500. Kung gusto po ninyo na tumulad kina Mikayla at kay Marian, make sure na kapit na kapit ang inyong mga internet signal tonight. At may nakatabi na rin kayong pencil pen paper plus ready din dapat ang inyong Zoom account para handa kayo if kayo po ang matawag for our final round. Tonight, mga ka-jeepney, mga kapamilya, mga kumunizans, isa na namang talented kapamilya artist ang makikipagtsikahan sa atin. Makakasama natin mamaya ang former housemate ni Kuya, ang mommy's angel ng Makati, Heaven Peralejo! Nung Lunes, mga ka-jeepney, nangyari din nga po ang ating KGS 1 Minute of Fame, third week eliminations, kung saan naglaban ang ating bottom 4 contenders na sina Chris, Mel, April, at Aaron. Ang first-timer sa bottom 4 list na si Mel Dulos ang nakakuha ng lowest number of diamonds that night. Kaya naman po, kinailangan na nga po niyang magpaalam dito sa ating kompetisyon. This week, 7 na lamang nga ang nalalabi sa ating mga KGS contenders at ang mga sumusunod ang mga napabilang sa bottom 4.
Patindi na nga po ng patindi ang laban, kaya make sure to save your favorite KJS contenders by sending in virtual gifts during their allotted time sa performance nila mamaya. Dahil nagpapadali ang kalendaryo, agad-agad, lagpas na tayo sa kalahati ng 2021, nagmamadali rin tayo na mamigay ng papremyo with our Showquiz Pamor Round 1! Mga ka-jeepney, mga kapamilya, 10 winners sa bawat mga tanong. Kaya naman ang total na mapapanalunan o mananalo ngayong gabi ay 50 winners ng ₱100,000. At agad-agad, ang ating unang katanungan ay, ngayong 2021, ipinagdiriwang ni Liza Soberano ang kanyang ika-blank showbiz anniversary. A, 5, B, 7, C, 10, or D, 15th. Ready, set, i-play Moji mo na! Go! Ang tamang sagot, kapamilya, ay letter C, 10. Uy, wow! Sa comment section natin, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa ating programa dahil best in answer kayong lahat. Salamat sa mga nakakuha ng tamang sagot. Congratulations! Susunod for our second question, ang tanong, sinong singer-actress ang nagdiwang ng kanyang kaarawan noong July 25? Is it A, Julina Magdangal? B, Angeline Quinto? C, Regine Velasquez? Or D, Sara Geronimo? Kapamilya, ka-Jimmy, ready, set, i-play Moji mo na, go! Ang tamang sagot ay letter D, Sara Geronimo! Ka-jeepney communities, yes, paalala ko lamang po, meron lamang kayong 10 seconds to answer. Matapos ang 10 seconds na yan, i-reveal po natin ang tamang sagot. Kaya naman, for our third question, ang tanong, ilang taon bago na iuwi muli ng Pilipinas ang Miss Universe crown ng Manalo, si Pia Wurtzbach? Is it A, 40 years? B, 41 years? C, 42 years? Or D, 43 years? Ready, set, i-play Moji mo na! Ang tamang sagot, kapamilya, ka-jeepney communities, ay letter C, 42 years. Taray! Ang dami kong mga iba't ibang pangalan na nababasa, nakakuha ng tamang sagot, mga pageant enthusiasts, iba din. Susunod ang tanong, sinong kapamilya actress ang Philippines' top Instagram personality with 17 million followers? Is it A, Ann Curtis? B, Liza Soberano? C, Kim Chu? Or D, Catherine Bernardo? Ready, set, i-play Moji mo na! Ang tamang sagot ay letter A, Ann Curtis!
For our last question, para sa round 1, makinig mabuti para magkaroon ng chance na manalo ng 100 pesos. Sa pelikulang Segunda Mano, anong cursed item ang nagmumulto sa mga bida? A. Yellow bag. B. Red bag. C. Black bag. Or D. Violet bag. Ready, set, i-play Moji mo na! Ang tamang sagot ay letter B, red bag! Congratulations sa ating 50 winners! I-check nyo lamang po ang Jeepney TV Facebook page para malaman kung isa kayo sa ating mga lucky winners para sa round na ito na mag-uwi ng tig 100 pesos. It's time to move on to our round 2. Questions. 5 winners bawat isa. A total of 20 winners will win 500 pesos each. Lahat ay welcome na welcome sumali. Nanalo ka man or hindi sa ating first round, lalo na kung fan ka ng ating celebrity guest for tonight. Agad-agad, eto na! Our celebrity guest for tonight, Heaven Peralejo! Hello everyone! Sa kayong lahat dyan. Sana naman ay maganda yung araw ninyo. And hello, DJ Jaiho. I miss you. I miss you, Heaven. Uy, maraming salamat ah. Dahil kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng taping, oo, nagtatrabaho, eh napaunlakan mo pa rin kami ngayong araw na ito dito sa Showbiz Play Pa More. Yes. Kuy, syempre support kita. And talaga sinusuportahan ko itong Showbiz Play Pa More. And mahal ko mga kapamilya natin. Namimiss ko na yung ano, very angelic voice mo, Ben. Baka pwede mo naman kantayin sa amin yung ano, yung nilaunch mo na single. Ah, yes. Sige, yung ikaw pala. Girl, hindi naman ako ready. Yun na nga eh. Sabi ko, oo, nabigla ng bongga-bongga si Heaven. Kahit mabilis lang, isang line lang, yung sa chorus okay, sige. Lang. Sa buhay nating ito, marami kang makikilala. Pwede na ba yun? Oo! Oh, ngayon, Ben, ang dami nang nagaganap sa career mo. Bumida ka na sa sarili mong teleserye. Ano pa ang mga plano mong gawin at mga inihahandang mga proyekto para sa iyong mga supporters? Nako, ito na nga. Maraming salamat. Ang ganda ng intro mo. Siyempre, alam mo yan eh. Ito, may ginagawa ko ngayon. It's for iFlix and sana abangin niyo ng, of course, ng mga kapamilya natin. And I hope na matuwa sila dito sa gagawin ko. And may isa pang movie oh, na kailangan yung abangan. This year din yun lalabas. So makikita niyo na lang po yan sa mga social media accounts ko po. Ay, I'm perfect! I'm so proud and happy for you! Ayan, so pakatutukan po natin ang bongga. Pero Heaven, dito sa round na ito, sa Show Quiz Pa More Round 2, ikaw ang magbibigay ng mga tamang sagot sa mga patrivia questions na inihanda namin about you. So, ito yung mga talaga namang fanboy at fangirl kay Heaven. Sigurado ko mag-uunahan sa pagsagot. Game ka na ba na sagutin ang ating mga trivia questions about you with our yes. comedians? Ready na! Kaya simulan natin for our first question. Ang tanong! Saang sports nag-training recently si Heaven as featured sa kanyang vlog? Is it A, swimming, B, tennis, C, badminton, or D, karate? Ready, set, i-play Moji mo na! Ah,
Heaven, ano ang tamang sagot? B, tennis. Letter B, tennis. Wow. May nakakuha ba? Oo, ayan o, may mga sumasagot. Oo, mamaya malalaman natin kung sino sila. Pero gusto ko malaman, sa dami ng mga sports, bakit tennis? Tennis? Ewan ko, siguro sobrang naging curious lang din talaga ako dun sa sport na yun. Hanggang sa parang ngayon talagang gustong-gusto ko na lang maging magaling dun sa sport na yun. Hindi ganun. Ba? Masakit yan sa buong katawan. Kasi parang akala natin, ang gaan lang nung bola. Pero sa totoo, kailangan meron kang force. Oo, yung racket. Ano? Yung racket yung mabigat mo. Okay naman siya. Tsaka alam mo, kasi kaya nagustuhan ko rin yung tennis. Sobrang babo. Kasi dahil sa, ano, sa skirt. Alam mo yung tennis skirt? Oo. Nakakaano kasi yun. Parang bukod sa mga cheer dancer, parang yun yung medyo kahalintulad eh. Yung sa pang tennis na skirt. Oo. Diba? Pero yun, hanggang sa nagustuhan ko talaga, maganda yung tennis, guys. Kailangan nyo matry. Correct. Pampalakas din yan ng ano eh. Resistensya. Yun, resistensya. Kasi kapag ka-sporty ka, tas yung buong katawan mo, eh, gumagana. Parang ikaw, hindi ka pagurin. Diba? Mm-hmm. I mean, mo, pag wala kang exercise, diba, konting lakad lang sa mall, hingal na. Totoo. Tsaka nakakaganda siya ng, ewan ko, ng mentality siguro. Oh, kasi doon parang tinuturuan ka rin ng patience, ganyan. And paulit-ulit kasi siya, so kailangan may patience ka talaga eh. Ay, oo. Bago ka, pag naglalaro, kapag pumapalo ng bola, sumisigaw ka rin. Diba sa mga napapanood ko sa tennis na mga laro, ha! Gumagano-gano. Oo. Paano? Minsan lang naman, pag talagang mabigat talaga, early kailangan malakas yung force. Ha? Totoo. Yun ang ano yun? Siya lang naman ang maglaro. Hindi sinasadya o talagang napapaganon ka lang? Mapapaganon ka talaga eh. Totoo. Paparoar ka. Pari nung roar. Iba din. Sahol. Ibang roar na pala yan. Susunod, question number 2. Sa teleseryeng Pamilya Ko, ano ang palayaw ng character ni Heaven? Is it A, Peachy, B, Apple, C, Makopa, or D, Kiwi? Ready, set, i-play Moji mo na! Ano ang tamang sagot, Heaven? C, Makopa! Letter C, Makopa. Ay, antaray. Nakakain na ba ako ng Makopa? Ikaw ba, nakatikim ka na ng Makopa? Hindi pa nga eh, pero sabi nila masarap daw. Pero alam mo, yung Makopa na yun, napakaswerte sa akin. Okay. Yun yung parang nagbigay sa akin ng swerte sa showbiz. Yung pamilya ko. Oh, ang taray. Aminin mo, I am one of your friends sa showbiz na unang nag-congratulate sa'yo. Yes. Nung napalitaan ko na ikaw ang bibida dyan. Hindi talaga kita makakalimutan. Alam mo yun. Pero Ben, while doing this teleserye, kamusta ang pinaka, ano ang hindi mo makakalimutan na experience? Yung pamilya ko? Mm-hmm. Siguro yung away namin ni Peachy, tama ba? Ni Maris. Meron kaming away doon na parang naging trending din ata sa Facebook na, alam mo yun, sobrang babaw nga lang yung ginawa namin. Hindi namin in-expect talaga na magugustuhan siya ng mga kapamilya natin. Kaya, yun, siguro yun yung favorite scene ko. Yun. Kapag ganyan, Ben, na mga eksenang mabibigat, saan ka humuhugot? Saan ka kumukuha ng yung acting skills na kailangan ma-deliver mo siya ng talaga namang parang alam mo ikaw na talaga yung nandun sa eksena. Ma, siguro sa dami kong problema sa buhay. Charot! Hindi naman! Hindi naman dumating doon. Ewan ko, kasi pag ganon, pag mga heavy na mga scenes, talagang kung ano yung problema ng character ko, doon lang din naman ako humuhugot. Unless sobrang pagod ko na talaga na parang
kailangan ko na talaga mag-isip kung ano pang pwedeng rason kung bakit pwede ako umiyak. Oo. Anong tip para sa mga nangangarap na maging artista? Kasi akala ng mga nanonood, aminin natin, madaling lumuha, pero pag maraming nanonood sa'yo, di ba, it's a talent talaga. Mm-hmm. Anong pinaka-tip yung natutunan mo sa mga nakatrabaho mo na pwede mo na rin ibigay na advice sa mga nanonood sa atin? Siguro dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo. Alam mo talagang dapat parang open ka for new experiences, yung ganon. Mm-hmm. So, yun lang naman, yung parang open ka for change. Yun yung kasi meron sa showbiz natin eh. As in, paiba-iba siya, di ba? Pabago-bago. Totoo. Correct. At saka sabi nila, isa pa sa pinakamagandang advice daw, yung pag may breakdown scene ka na kailangan mo ng umiyak, more water. Oo, talagang, moms, meron akong bote talaga ng ganyan. Nauubos ko siya 5 litro ata in a day para talagang pop, yak talaga sobra. Para luha kong luha talaga. Luha kong luha. Ang mahirap kasi lumuha ng dehydrated. Alam na ata ng lahat ng artista yun. Totoo. So, tsaka kailangan may contact lens. Di ba pag naka-contact lens, ang hirap umiyak. Totoo. May nagpa iyak na ba sa'yo, DJ? Ha? Wala! Kevin! Huwag naman dito! Sa private na natin pag-usapan. Susunod! Diretso tayo para ako ang tatanungin ni Kevin kung may nagpa-iyak na sa akin. Kaya ang tanong, sinong aktres ang gumanap bilang tunay na ina ni Kevin sa teleseryeng Bagong Umaga? Ay! Nako, hirapan nyo ako. Rhea Locsin, B. Nikki Valdez, C. Glidel Mercado, or letter D. Sunshine Cruz. Ready, set, i-play Moji mo na! Ano ang tamang sagot? D, Sunshine Cruise. Letter D, Sunshine Cruise. Oo. Yes. Isa ang Bagong Umaga sa mga naging proyekto ng ABS-CBN na walang ano no, na walang prangkisa, tapos at the same time nasa gitna ng COVID-19. I'm sure madalas na natatanong sa'yo sa mga interviews before sa press con kung kamusta ang working experience mo sa new normal. Ngayon ang gusto kong itanong sa'yo, ano yung pinakamasasabi mo na yes, kahit na may COVID, nakakatakot, pero still naibigay namin ang nang maganda ang program. Nung minahal ng mga tao yung karakter ko bilang Tisay at yung show mismo ng Bagong Umaga, doon namin nasabi na, alam mo, kahit... Kasi ang goal naman namin is talaga mapasaya natin ng mga kapamilya, lalo na nasa gitna tayo ng pandemya. Kailangan natin magbigay ng hope, di ba? Mm-hmm. And of course, something na maaalis naman tayo at kahit sandali lang sa reality. Kasi sobrang alam naman natin na ang dami talagang problema sa realidad. Kaya itong Bagong Umaga, parang light lang din naman talaga siya. So ayun na nga, di ba? Pabalik tayo dun sa... Kapag ka ang goal mo talaga ay maghatid ng ngiti sa labi ng bawat manonood, kahit na ano pa yan, walang makakadlang. Kasi hindi lang ito basta mga palabas, no? Hindi lang ito basta mga teleserye na awayan ang awayan. Lahat ng kwento po ay bukod sa very relatable, ito po ay naghahatid din ng inspirasyon na pwedeng baunin, yes, ng bawat mga kapamilya natin. Speaking of inspiration, ginamit mo ang iyong vlog, ang iyong YouTube channel for... alam mo yon, giving tips and pinakita mo sa lahat kung paano mo nilagpasan at sinurvive ang COVID-19. Mm-mm. What is your biggest lesson nung mga time na nangyayari sa'yo yon? Biggest lesson ko, siguro na... siguro na huwag magsayang ng oras. I mean, sa lahat ng bagay. Sa mga taong minamahal mo, pakita mo rin yun na, alam mo yun, na nandyan ka din para sa kanila. And I guess, mas naging appreciative ata ako sa life. Mas nagiging masaya ako. Alam mo yun, yung kahit maliliit na bagay, masaya na ako. Kasi parang, ang bilis lang pala ng buhay. Totoo pala yun. So yun, enjoy mo na.
Oo, enjoy lang talaga, live life to the fullest. Pero of course, may mga limitations, di ba? Yun ang maganda. Live life to the fullest, pero alam natin kung hanggang saan ang limit natin. Di ba? Yes. For our final question, para sa Showcase Pamoy Round 2, ang tanong, ano ang title ng recent MMA episode ni Heaven kasama si Iza Calzado at Miss Charmaine Buencamino? Is it A, tape recorder, B, corona, C, medalya, D, fireworks, ready, set, i-play Moji mo na! What is the answer, Heaven? Si, medalya. Medalya! Wow! Yes. Alam mo, nanggugulat ka talaga lagi. Nakakagigil ka. Ako nag-host ng ano nyo, ng Vlogcon ba? Vlogcon or Presscon? Oo, yun. Oo, parang Vlogcon or Presscon. Tapos ikaw, every time na kinakausap ka pag ganito, very sweet ka lang. Yung basta po, abangan nyo po na ganito, na ganyan-ganyan. Pero sa episode Heaven, ipinapaluha mo ang mga manunood. Grabe ka, oo. What's your reaction when you were given this role? Tapos nalaman mo na you'll be working with Miss Isa, Miss Charmaine. Siyempre, ma'am, talagang hindi ko alam kung kakayanin ko. Tapos, takot ako kasi siyempre alam kong MMK yon and dalawang taping days lang talaga. So, kailangan... Alam mo yun, galingan mo talaga. And lalo na kasama mo, isang Iza Calzado at Charmaine Buencamino, diba? So, yun. Sobrang, what can I say? Sobrang grateful ko dun sa project na yun. Tulong ba? Dahil sa totoong buhay, very close kayo ng mommy mo, diba? Yes. Yes, nakatulong kasi sobrang, sobrang bait ni Nanay Iza Calzado. And like si Ate Charmaine, as in full of wisdom lang din silang dalawa, to be honest. Kaya kahit puro giyakan at iyakan talaga sa MMK, eh pag ano naman, pag pinyari na sa tent na kami, yung puro tawanan naman na. Natawa ako sa'yo. Manang mana, paklang bakla ka talaga. Sabi mo, Gia. Sorry na. Sabi ko, Gia. Sabi ko, kita mo nga itong mga nakshi natin. Ano? At yung pagkasalita nila, very vex na din talaga sila. And there's nothing wrong with that. At least naiintindihan natin. Ayan, Ben, nakakabitin ang chikahan pero huwag ka mag-alala, mahaba-haba pa ang oras natin at gusto ko munang i-congratulate ang ating 20 winners for this round. Kayo nga po ay mag-uwi ng tigpa 500 pesos. Ang kailangan gawin, i-check nyo lamang po ang Jeepney TV Facebook page after the show para malaman kung isa kayo sa 20 winners na nanalo sa round 2. Oras na para sa ating KGS 1 Minute of Fame. Who will remain on the top of the leaderboard hanggang huli at mag-uwi ng 100,000 pesos grand prize? Week 4 na nga po ng ating elimination phase kung saan isa sa ating bottom 4 ang mag-i-end na ng kanilang KGS journey. Each contender will have 4 minutes to receive your virtual gift, 1 minute performance showcase, plus 3 minutes to ask for your votes. And the voting period will start pagkasabi ko nga po ng pangalan ng contender na this is your 1 minute of fame at magtatapos ang voting period para sa kanya kapag narinig ang buzzer. Yon. At ang ating top 3 contenders naman mga ka-Jitney with the highest number of diamonds after the 4-minute voting period will be saved. Kaya naman, simulan na natin ito sa ating unang contender. Sa kanyang unang sabak sa KGS 1 Minute of Fame Bottom 4 list, nagpasiklab agad ang positibong griever ng Taguig na si Lawrence Ulieres with his intense and expressive dance number to Jesse J's Who You Are. Thank you so much sa lahat ng taong sumuporta sa akin through all out this campaign. I know na
This is my very first time to be part of the Bottom Four. Today marks my 8th anniversary of life as being a person living with HIV. I just want to say take care of yourself and always believe in positive outcomes in your life because this is who you are. Next on our list, ang dating consistent top ranker sa KJS leaderboard, pinatunayan ng triple threat ng Caloocan na si Justin Daphne Lambungan na karapat dapat siyang magpatuloy sa kanyang KJS journey with her sweet and emotion-filled rendition ng Someday My Prince Will Come from the Disney animation Snow White. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ngayon guys, baka naman yung mga meron dyan. Kung gusto nyo po ako makita dito sa KJS, sana po ay makapag-drop kayo ng gifts of any amount. Kahit na mayagpag last 2 weeks sa Diamonds, napabilang pa rin sa bottom 4 list ang talentadong inhinyero ng Batangas na si Chris Paras. Isang espesyal na harana ang kanyang inhanda with his rendition of an Ariel Rivera classic na binigyan din ng version ni Justin Vasquez, ang Minsan Lang Kitang Iibigin. Kahit po patatlong linggo na po tayong naririto sa bottom 4, ay patuloy po tayong lumalaban at patuloy po tayong nangangarap para sa ating pangarap. At syempre po, kasama po ang aking pamilya, kasama po ang family ko po dito sa Kumu, ang Kumu Maze, ang CMP Management po, at syempre po ang Team L. Hello po, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagsusupport sa akin. And last but not the least, ang BFF ni Chris na nagbabalik din sa bottom 4 list for the 3rd time, ang Batanggenyong Bida ng teatro na si Aaron Bayani. Itinodo na nga ni Aaron ang pag-showcase ng kanyang vocal skills with his rendition of If the World Was Ending by JP Sachs and Julia Michaels. Thank you very much. Wala na akong ibang masabi. Still fighting and lumalaban pa rin naman kahit laging napapasama sa elimination rounds. Tapos na nga po ang pagpapadala ng mga virtual gifts para sa 4 nating KJS contender. Our bottom 4 KJS contenders for this week ay sina Lawrence, Daphne, Chris at Aaron. Ang tanong, sino nga kaya ang safe at sino sa kanila ang ma-eliminate? Ang kasagutan, manalaman niyo po mamaya. Oh. Idiretso na natin ang tanungan at chikahan with heaven sa ating round 3. Three questions. So three winners each question na may tig 1,500. O diba ang bongga? Alam mo ba, Heaven, na ang tatlong winners ding ito ang siyang sasabak sa final round kung saan makakalaban mo na sila. Para naman, paglabanan ang grand prize na 15,000 peso! We have 5 categories for this round na pagbabasihan ng ating mga tanong. Ito ang sumusunod. Napanood ko to, narinig ko to, kilala ko to, naaalala ko to, at alam ko to. Kagaya na lamang nang makikita natin ang first category natin para sa round na ito ay Kumunisens ka Jeepney, Roleta Paso! Alam ko to. Ang tanong, sinong artista ang gumanap bilang Agent 690 sa pelikulang Agent X44? Is it A, Fok Wang? B, John Lapus? C, Mariel Rodriguez? Or D, Epi Quizon? Ready, set, i-play Moji mo na! Heaven, ikaw, kung ikaw ang tatanungin ko, sino sa palagay mo dun sa 4 na nabanggit ang gumanap bilang Agent 690 sa pelikulang Agent X44? What is your answer? A? A, Mamang Fok Wang. Tingnan natin kung tama ka. The correct answer is Mariel Rodriguez. Oo.
si Mariel talaga yun. Oh! Parang ito yun. Oh. Mariel Rodriguez, letter C yan po ang tamang sagot. Sabi ni Heaven kanina, kahit wala pa tong points, nung nagtatanong pala ako, saka siya sabi niya, sobrang nag-iisip siya. Oo, ganun talaga dapat. Congratulations sa ating winner. Kaya naman, diretso tayo sa susunod na tanong. Ang next category natin ay roulette. Naaalala ko to. Ang tanong, kumpletuhin ang linyang ito mula sa pelikulang Caregiver ni Sharon Cuneta. I care about my job, sir. I care about you. I don't deserve to be blank like this. Is it A, criticized, B, bitten, or letter C, treated, or letter D, attack? Ready, set, i-play Moji mo na! Ano sa palagay mo ang tamang sagot sa I care about my job, sir? Ha? Criticize? Criticize, letter A. Ang tamang sagot ay I care about my job, sir. I care about you. I don't deserve to be treated like this. Ganon. Treated. Ayun, letter C. C? Oo, hindi ko narinig. Treated o itrato. Naglag. Diba yan? Ayaw naman. Iiyak ako. Hindi pa nakalagay dito. Tanong, pangarap mo rin bang naka-work mo na ba si ano, Mami Sharon? Ah, hindi pa. Pero sana, napanood ko yon. Alam mo, nasa isip ko talaga treated. Pero parang wala naman siguro sa choices. Sabi ko, A na nga lang. Doon, ang letter C. Loka, if ever na tanungin ka, anong nakikita mong role or project ang gusto mong gawin kasama si Mami Shawi? Siguro gusto ko siyang nanay ko, ganun. Tapos, as in, ako yung masamang anak. Ay, ang taray, parang rebellious daughter. Parang yung Bilma, yung ganun ko. Yung Bilma, ganyan. Anak yung level. Yes! And, diretso tayo sa susunod na category. Roleta, pasok! Narinig ko to! Hinggan natin ang hit song na ito. Ready, play music! Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Ang tanong, anong taon kinanta ni Daniel Padilla ang nasa'yo na ang lahat para sa Himig Handog P-pop love songs? A, 2011. B, 2012. C, 2013. Or D, 2014. Ready, set, i-play Moji mo na! Heaven, napapailing-iling ka. Kasi baka magkamali na naman ako. What is your answer? C? Letter favorite C. Ko, Tony. Letter C, 2013. Tingnan natin kung tama ba si Heaven. Tama! Letter C, 2013! Nice! Nanalo rin yung beses. Oo. Pasample naman. Kaya mo bang kantayin niyo yung Oh. Ah, na nasa'yo na ang lahat. Na nasa'yo na ang lahat. Ay, ang taras! Pero may patrivia lamang po ako tungkol sa kantang ito ni Daniel Padilla. Alam niyo ba, mga kumunidens, mga ka-jeepney, na si Junji Marcelo na gumawa ng music and lyrics ng song na ito ni Daniel for Himig Handog ay siya rin nga pong gumawa
ng theme song at lahat ng mga music na ginagamit natin dito sa Showbiz Play Pa More. Thank you so much, Sir Junji, for sharing your talent with us. At syempre, Heaven, ayan, medyo nahirapan ka sa ibang mga tanong. Sigurado naman ako na mas tumaas ang iyong adrenaline, di ba? Para mas lalo talagang mamaya gagalingan mo talaga. At congratulations din sa mga winners natin. Meron kayong tigo 1,500 at ang tatlong winners for this round, dapat i-check agad ang inyong inbox para maklik ang Zoom link for our final round. Tawagin na natin ang tatlong makakalaro ni Heaven for Show Quiz Pa More Final Round. Ta ay si contestant number 1, Regina Daligdig. Contestant number 2, Neil Jerome Tamundong. Contestant number 3, Suking Suki na nga dito sa Showbiz Play Pa More, Marian Boriga. Kaway-kaway naman dyan sa mga players natin! Reminder sa ating mga players kasama si Heaven. Sa bawat mga tanong po natin na multiple choice, kailangan kasama ang letra kung ano ang tamang sagot plus yung mismong sagot po. Kailangan po kumpleto para ma-check po natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay? Heaven, Regina, Neil, and Marian. Bago po sumagot at magsulat sa inyong mga pencil, pen, and paper, habang sinasabi ko po ang mga tanong, kailangan kita sa camera na nakataas ang inyong mga kamay. Alright, taas ang kamay. Dahil sisimulan na natin ang Showbiz Pa More Final Round, kung saan isa sa inyo ang mag-uwi ng 15,000 pesos. Ang unang contestant na makakuha ng 2 points, siya ang mananalo at i-declare the this week's grand winner at mag-uwi ng 15,000 pesos. Alright, roleta, paso! Tama! Category natin ay kilala koto. Ayan ang koto. Tingnan nyo mabuti ang tanong. Sino kapamilya child actor ito na gusto rin na maging isang filmmaker? Isulat ang buong pangalan ng sagot kung alam po ninyo. Wrong spelling is wrong. Ready and 3, 2, 1. Go! Ang tamang sagot, patingin nga. 3, 2, 1, show your answers. Luis Manzano, Nash Aguas, Francis Magundayaw. Yes. Pangit pa sulat ko. Tingnan natin, i-reveal natin kung si Francis Magundayo ba ito, Nash Aguas ba ito, Luis Manzano ba ito. Patingin. Ay, naku, si Jan. Si Jan Haranilia po, mga kapamilya, ang tamang sagot. Walang nakakuha. Opo, kung sino ang tama. In fairness, alam mo, feeling ko kaya nasabi ni Heaven na si Francis Magundayo kasi kamakailan, parang nung nagpo-promote siya ng Tenement, yung movie nila ni Francine, nababanggit niya yun. Asang kamay! Tapos pag sumagot mamaya, itatalikod po muna natin ang mga sagot. Sasabihin ko kung ihaharap na, okay? Roleta paso! Roleta! Category natin ay napanood ko to. I-play natin ang video. Alam mo, siguro takot kang maghirap ulit, no? Kaya mo ako pinapasakay dyan sa mga kasinungalingan mo! Dito to yan! Ang tanong, sa teleseryeng The Better Half, ano ang susunod na gagawin ni Rafael, aka JC De Vera, kay Camille, aka Shaina Magdayaw? A. Itutulak.
B, hihilahin. C, sasakalin. Jerome, I'm sorry, out ka. Hindi ka nakasama dahil wala pang go. Ang maglalaban na lang Regina, Marian, and Heaven. Ang tanong, or rather, tutuloy natin, A, itutulak, B, hihilahin, C, sasakalin, or D, sasampalin. Ready? Set? Show quiz pa more, go! Ang papel at sabay-sabay natin itong ipakita. And 1, 2, 3, show your answers. A, itutulak si Marian at si Regina. C, sasakalin si Heaven. Panoorin natin ang video. Alam mo, siguro takot kang maghirap ulit, no? Kaya mo ako pinapasa kahit sa mga kasinungalingan mo. Di totoo yan! Ang sagot ko ay letter D, sasampalin. Susunod, roleta. Pasok, task ka my players. Jerome, kasali ka na ulit. Wala mo nang magbababa hanggat wala pang go, roleta. Pasok. Basta taas lang ang kamay para hindi na dinisqualified. Okay. Ang ating category ay alam ko to. Ang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng bakal na Cruz sa teleseryeng Juan de la Cruz? Tandaan nyo po ah, kailangan maisulat nyo ng buo ha. Is it A, espada ng katapangan, B, kalasag ng katotohanan, or C, pana ng katarungan, or D, sibat ng kagitingan? Ready, set, show quiz pa more! Go! Pagbilang kong tatlo, show your answers. 1, 2, 3. Show your answers, guys. Ang sagot ni Heaven ay D, sibat ng kagitingan. Ang sagot ni Regina, B, kalasag ng katotohanan. Ang sagot ni Neil, espada ng katarungan. Si Marian, kalasag. Atras konti, Marian. Kalasag ng katarungan, letter B. Ang tamang sagot ay letter B, kalasag ng katotohanan. Kalasag ng katarungan is mali. Dahil ang tamang sagot daw ay kalasag ng katotohanan. Si Regina ang tama. Okay, Regina, 1 point para sa'yo. 0 si Heaven, 0 si Jerome, 0 si Marian. Diretso tayo sa next category natin. Category is naaalala ko ito. Pinagpabuti, taas ang kamay. Kompletuhin ang linyang ito ni Tony Gonzaga mula sa My Amnesia Girl. Thank you, Lord, ha? Pandisa lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Blankang biligay nyo. Ready, set, show quiz pa more, go! Hindi narinig ata ni Heaven. Ako, sayang. Pagbilang ko ng tatlo, show your answers. Thank you, Lord, ha. Pandisa lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Blank ang binigay ninyo. Go, pakita ang tamang sagot. 1, 2, 3. Hamburger kay Neil. Kay Regina, hamburger. Marian, hamburger. Ayan. Ano ang tamang sagot? Kita natin. Ang tamang sagot ay hamburger. Hindi ko alam. Hindi ko narinig ng konti, DJ. We have a winner! Congratulations! Oh, oh. Heaven!
Lisa. Sayang hindi ka nakapunto. Si Jerome, hindi rin. Sayang si Maria, nagkamali siya dun sa isa. Hindi tuloy siya umabot sa tiebreaker, but it's okay. Marami ka naman ang napanalunan. Sali lang ng sali. Regina, dahil ikaw ang ating winner ngayon ng 15,000, what is your message? Thank you so much. First time ko mag-join dito. Saan ka? Taga-Valenzuela po. Oo, anong gagawin sa 15,000 pesos? Ang bayad po ng internet. Ay, para. Ang laki naman ng internet. Sa ano? Internet po namin. Buti nakisama po ngayon. Correct. O anong gusto mong sabihin sa mga ka-jeepney communizens na nanonood ngayon kagaya mo, nanood, nag-comment, nakipagsagutan lang, may 15K ka ngayon? Naku po, join lang po kayo every Monday. Naku! Mananalo din po tayo dito. Thank you so much. Hello po, Ate Heaven. Yes! Hello, maraming Regina. Congratulations! Thank you. Congratulations! Ang taray! Oo, diba? Ang bongga-bongga ni Regina. May 15,000 siya. Thank you kay Neil Jerome Tamundo, kay Mariel. Maraming salamat and congratulations. Thank you po. Nadaligdig. O, oh, diba? Bongga. Ang hirap ng buhay ngayon, ang laking bagay ng 15,000. Diba, no? Oo po, sobrang laki pong tulong talaga, lalo na pandemic po. Hirap ang trabaho. Oh, yes. Thank you so much. At syempre, Heaven, ano naman ang masasabi mo sa naging experience mo dito sa programa nating Showbiz Play Pa More? Yes, DJ Jaiho, dito lang ata ako sobrang nahihirapan. Sa show mo lang naman, pero sobrang na-enjoy ko. Kaya thank you so much for guesting me. And yun, abangan nyo rin po yung mga proyekto na ginagawa ko this year. And yun, please do follow me on my social media accounts. And of course, maraming salamat sa Heavenly Angels. Ayan. Totoo. Thank you, Heaven! Thank you, DJ! Sabi ko yung favor ko sa'yo, ha? Huwag mo kalimutan, na. Yes, Mama! Ako bahala sa'yo. Love you. Ayan. Love you. Mga kapamilya, nakasama natin si Heaven Paralejo. At kanina nga po, ay na-witness natin ang winning moment ni Regina Daligdig na mag-uwi ng 15,000 pesos. Alright, now is the time. Dahil oras na para malaman kung sino nga ba ang ma-eliminate sa KGS 1 Minute of Fame. Mga kapamilya, mga kumunizens at mga ka-jeepney, narito na nga po ang ating resulta for our week 4 elimination sa ating KGS 1 Minute of Fame. Tatlo po ang magpapatuloy at isa ang mamamaalam. Congratulations sa mag-besties Chris and Aaron dahil ligtas pa rin kayo for this week. Thank you po. Thank you po. Chris and Aaron, congrats! Ang tanong, Lawrence and Daphne, sino sa inyo ang ma-eliminate at sino ang maililigtas? Hindi ko nakikita sa screen si Daphne dahil ang sabi daw ay hindi na talaga kinakaya ng internet connection niya. But I'm sure nanonood naman siya sa mga oras na ito dahil ito nga ay elimination. Pero congratulations to you, Lawrence! Positive na tuloy ang iyong KGS journey! Daphne, I'm sorry you have been eliminated. Maraming salamat sa pagsali sa KGS 1 Minute of Fame. Si Lawrence po ay nakakuha ng 29,170 tayas. Si Chris naman ay nakakuha ng 25,300. Si Aaron ay may 41,220. Samantalang si Daphne po na may lowest diamonds na nakuha na 18,090 dias. Sa lahat na nandito ngayon sa screen, congratulations, Lawrence, Aaron, and Chris. Patuloy ang journey ninyo para sa 100,000 pesos for KGS
1 minute of fame. Salamat so sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Salamat sa mga nagpadala ng virtual gift. Sa mga nagsishare, maraming salamat. Kay Heaven, maraming salamat. Sa mga bagong pasok lamang po, thank you sa paghapol. At syempre, mga kapamilya, mag-iingat po tayo araw-araw. Keep safe and stay healthy po. At syempre, huwag po nating pababayaan ang mga mahal natin sa buhay. Kaya nating labanan ang kung anumang mga pagsubok na kinakaharap natin. Ang COVID, pagdasal po natin na matapos na nga po ito para magkasama-sama na tayo. Pero syempre, habang nasa mga tahanan tayo, kami muna ang bahala sa entertainment at sa paayuda. Manood at sumali lang tuwing Monday at samahan niyo po kami para magkaroon kayo ng chance of winning 15,000 pesos. Isang masaya, siksikliglig, nag-uumapaw na episode na naman nga po ang ating nasaksihan. Kita-kits tayo next week. Magkita tayo at mag-ingat lahat. Iwasang lumabas during ECQ, August 6 to 20. Kasama po ninyo syempre nag-isang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. So first ever, 2 shows in 1 ng bayan. Ito ang Showbiz Play Pa More. Bye! All right.